dito na tayo sa Osaka Station. Puna tayo dyan sa JR Line. We're here! So, click natin yung English. Finally, nandito na tayo ngayon sa Kyoto Station. Hello guys! I'm back again with another video. And guys, sa video na to, this is our fourth day or third full day dito sa Japan. And guys, ngayon, pumunta na tayo ng Kyoto and mag-check out na tayo dito sa ating hotel na hotel code Shinsaibashi for a meantime. Kasi guys, is a... Babalik din ako dito bukas. Kasi ngayon, mag-overnight ako sa Kyoto. So mag-overnight tayo din. Kasi sa lahat ng mga napapanood, sa lahat ng mga nababasa ko, sabi nila dun daw sa Kyoto is hindi enough ang day trip to cover all the places na magaganda dun. Kaya guys, ngayon, tara, samahan nyo ko and pupunta na tayo sa Kyoto! Babalik din tayo dito bukas sa hotel na to, okay? So this is our outfit for today. Black-black lang tayo. Ito yung aking favorite black shirt. I mean, black polo from Thailand. And tapos, ayan, pants from TikTok shop. Oh, TikTok shop. Tapos, shoes is from New Balance. And guys, salamin is sunny specs. Tapos, ito is necklace. So guys, let's go! Oo nga pala, pupunta nga pala tayo ng Kyoto. Then, nag-avail nga pala tayo ng 5 days na JR Pass, which cover all the Kansai region plus Hiroshima. So, yung link ilalagay ko dyan sa ibaba. And guys, take note, kung napanood nyo to before October, is mag-avail na kayo kasi magtataas daw ng 70% ang mga prices ng JR Passes. So guys, ito nga palang JR Pass is applicable na kukunin nito kapag ka maglilibot kayo sa mga ibang city tulad ko. Pero kapag ako nyari Osaka lang ang punta nyo, hindi nyo nanibig kumuha nito, okay? So ito kasing JR Pass na kinuha ko is nako-cover niya is yung full Kansai region like Kyoto, Nara, Kobe, Tottori, tapos Hiroshima. Kahit malayo siya, isa yun sa part dito sa area pass na kinuha natin. So again, if ever nakukunin nyo to, use my code Paul Ayman Taiwa para magkaroon ko yung additional 5% off sa lahat ng available nyo sa book, mga flights, hotels, and activities. Okay, tara na! Okay guys, adventure is on again. And guys, ngayon, ang gagawin ko dito sa video na to nga pala is pupunta tayo siyempre ng Kyoto. Pero ipapakita ko sa inyo kung paano i-claim yung JR Pass. Kasi, di ba sabi ko sa inyo previously, kanina ay nag-avail ako ng JR Pass. Kasi guys, medyo may mga nakakalitong mga part na station na hindi nyo pwedeng kuhanan, isang station lang. So ngayon, pupunta tayo ngayon sa Shinsaibashi since yun yung nearest station sa akin dito. Then from there, is pupunta tayo sa Umeda. Then dun sa Umeda, doon yung Osaka station mismo na JR station. Then doon i-claim natin. Then after that, pupunta na tayo ng Kyoto! Actually, medyo nakakapagod tong gagawin ko kasi mag-overnight ako dun sa Kyoto na ang daladala ko is super bigat. Like guys, lahat ng mga important things nandito, andito yung mga laptop ko, yung pagsasalin ko ng files sa mga vlog, tapos nagdala ko ng extrang damit. Sana pala nagdala ko nung kahit hand carry lang na maliit na daytula. Kaya lang kasi guys, pag solo travel ka kasi, may backpack ka na, mayroon ka pang dihilang ganon, tapos mayroon ka pang malaking luggage na XL yung size. Napakahirap. Kaya, yun yung struggle ko lagi. Gusto ko magdala ng super daming gamit. Hindi naman problema sa akin yung extra baggage. Kaya lang, napakahirap kapag isipin nyo, daladalawa yung inaano ko, nagbablog pa ako. Paano ko hawakan yung camera and etc. At the same time, so that's my struggle. And since ay bashi na tayo, entrance ng station. And it's already 10 o'clock. Pero okay lang kasi konti lang naman itinerary natin ngayon. Ang ginawa ko kasi para okay, dun muna tayo sa isang side ng Kyoto. Then tomorrow, dun naman tayo sa kabilang side, o diba? So okay lang din, konti lang naman yung... Hindi ko alam kung west or east side ang pupuntahan natin ngayon. Pero ganun. Dito na tayo sa Osaka Station. Punta tayo dyan sa JR Line. Let's go up. Napakasakit ng paa ko. Hindi pala advisable yung... Talagang kasagarin mo yung Osaka Amazing Pass. Napakasakit talaga, promise. Nakalagay dito exit 9 daw yung JR Line. So puntahan natin yan. Tignan nyo lang yung sign ng mga ganyan para di kayo maligaw. Ito pa yung isang sign yung mga color yellow na ganyan. Hey guys, we're here! Ngayon, nahanapin natin kung saan pwedeng i-claim yung passes. Puro sa akin yung JR Pass daw dito daw sa dulo. Ah, ito. Kasi mamali tayo, diba? Guys, from number 1 to 5 lang daw pwede mag-claim. And turuan ko kayo. So, kiklik natin yung English. Then, yung QR natin, wait. Ayan guys, i-scan na natin yung passport natin. Ayan. Kailangan guys yung passport, ah. Ayan. So, Kansai Hiroshima, September 1 to 5. Yes! Confirm! So, nalabas. Siguro dito yun. Ayan, i-issue na daw guys. Nakapasok na tayo. So, ayan. Dito sa 7-8 sa papunta sa Kyoto. So, panik tayo. For Shin, Osaka, Takatsuki, saka Kyoto. Guys, pumasok na tayo.
Actually, hindi ko alam kung reserve seat ba to o hindi eh. First time ko. Kasi ba to? Okay, tama o. Oh. Masaka, sinasaka. Takat sa piso. Dito tayo sa 831. Kyoto yan guys. Tagal eh. Kyoto yan. Ayan, Kyoto. Okay na ako tayo sa train. Marami pala yung bullet train nila dito from JR. Napakabilis ako. Super bilis guys. And actually, may stop ko sa... Wow. Andito na tayo sa Shin Osaka, pero hindi pa tayo dito bababa. Dahil sa Kyoto tayo, di ba? Ayun guys, nasa Kyoto na tayo. Hey guys, finally, nandito na tayo ngayon sa Kyoto Station. At ngayon, dito ko natatapusin ng video na to kasi video lang naman ito is all about claiming sa JR Pass and kung paano magpunta dito sa Kyoto from Osaka. And guys, abangan nyo sa susunod na video dahil ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang tourist attractions na makikita nyo sa Kyoto, which is unang-una dyan isang Fushimi-Inari, tapos itong temple na to, itong ating first destination, and tomorrow is pupunta tayo sa Arashiyama Bamboo Grove. Okay? So, yun lang! Thanks!